Ang akin lang naman anak, hindi kami komportable na wala ka man lang kasama dito. Napabuntong hininga si William sa sinabi ng kanyang ama. Natitiyak niyang ang kami na tinutukoy nito ay walang iba kundi ito lamang. His friends' concerns. Hindi rin ginagamit ng mga ito iyon upang ireto siya sa kung sino-sinong babae. Nasa palagay ng mga ito ay nababagay sa kanya. Ang kanyang ama lang naman na makulit pagdating sa mga ganoong bagay. Tanging ito lamang ang makakaisip ng ganoon kababaw na paraan upang maihanap siya ng bagong kapareha. Sa isang banda, nauunawaan ni William ang pagnanais itong makakita siya ng bagong nobya. Pero naiinis din siya sa pagiging makulit nito. Hindi ganoon kadali yun. Hindi iyon isang bagay na maaaring ipwersa sa kanya. He was not a child anymore. So his huge candy had been taken away from him. And no amount of balloons or toys could replace the loss. Ganun kasimple. Pero hindi ganun ang pangunawa ng kanyang ama, sapagkat isang ama ito. Alam niyang gagawin itong lahat para maging masaya siya. Ang problema, hindi na yata siya magiging masaya kahit kailan. Alice had taken his capability to be happy when she left him. Hindi ni William maiwasan ang pagdadamhati kahit ilang taon na nakakaraan. It had been 5 years. Para sa ibang tao, sapat na ang ganun kahabang panahon upang makabawi, pero hindi para sa kanya. Marami na kasi siyang binuong pangarap na kasama si Alice. His life would never be the same again. Ilang kawaksi na sa bahay niya ang napaalis niya dahil sa halatang pang-aakit na mga ito sa kanya. Dapat siguro, nagduda na siya nung una pa lamang na padalhan siya ng kanyang ama ng isang magandang kawaksi. Isang linggo lamang itong nagtagal sa kanya. Nang magsimula itong magburles sa harap niya, pinanis kagad niya ito. Ang sumunod doon ay 3 pa at paganda ng paganda ang mga babae. Pinagbibigyan lang ni William ang kanyang ama. Panay ang pangako nito sa kanya na hindi na mauulit, pero paulit-ulit pa rin itong nagtatangka. Hindi na niya ito lubos na maunawaan. Ibig ba nito na pumatol siya sa isang bayaran? Paano kung seryosohin niya ang babae? Ibig ba nitong magkaroon ng manugang na isang bayarang babae? Ah, marahil ay ibig lamang nitong maisip niya na meron pang ibang babae sa mundo sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng mga babaeng handang ipalimot sa kanya mga nangyari kahit panandalian lamang. But of course, he had someone like that in his life. Meron din naman sa mga babaeng nagyayaya sa kung saang hotel suite paminsan-minsan. It was not as often as before. His sex life was not active as before, but it was okay. It was very basic. Yun lang ang kailangan ni William. Walang labis, walang kulang. Kahit pa nga kulang yun para sa kanyang ama. Tay, hindi ko po kailangan ng babae. Napangiwi siya. It sounded foolish even on his ears. Heto ang isang ama, naglalaan ng babae para sa binatang anak. It seemed so very cheap. And he seemed very pathetic. Abay, hindi naman babae ang mga yun. Naging mailap ang mga mata nito. Natural na nahihiya din itong aminin yon sa kanya. Nakakatawa. Kapwa nila alam ang katotohanan. Pero tinatanggi pa nito at wala rin siyang lakas ng loob na bigyang din iyon. Anong hindi babae? Meron bang ordinaryong kawaksi na bukod sa mukhang artista ay nakaka-neglige kung maglinis ng bahay? Tay, naiintindihan ko po kayo, pero hindi ko po kailangan ng kung anuman po ang mga babaeng iyon, wika ni William. Pero pagbigyan mo kung ihanap ka ng katulong, parating marami ang bahay mo, hindi ka rin daw nagpapatawag ng tagalinis. Merong maid service sa teritoryo, kagaya niyang ino-offer na serbisyo sa mga deklaseng apartment at condominium sa Maynila. Hindi pa huhuli sa mga ganong klaseng bahay ang teritoryo. Ang kaso, hindi si William nagpapatawag ng maid service dahil espiya naman ang mga ito ng kanyang mga kaibigan. Everyone wanted to find out how he was doing. Totoong maid tay, wika ni William kahit ayaw niya. He wanted to be alone. Hindi lang niya matanggihan ang kanyang ama. Abay, totoo. Dahil kung hindi, paaalisin ko po siya rito at hindi na ako kukuha ng kahit sinong kasama dito. Baka maisipan ko ring magbakasyon sa malayo. Ayaw sana ni William na manakot, pero ayaw din niyang ikuha siya ng kanyang ama, ng babaeng mang-aaliw sa kanya.
Just the thought that he would make love in that house with another woman was driving him insane. Only Alice was supposed to be in that house. Silang dalawa lamang. Hindi matanggap ng sistema ni William na mayroong ibang babaeng uukupa sa bahay na iyon, maliban na nga lamang sa isang kawaksi. He was not happy that he was still in love with Alice. Lord knows how he tried to forget about that woman a long time ago. Hindi lamang niya magawa. Alice was still looking for herself. That was her explanation before. At marahil ay hindi niya ganap na pinuto lang kanilang ugnayan kung hindi nito sinabi sa kanya na wala itong damdamin para sa kanya. Ang sabi nito, na-realize daw nito yun nang nasa simbahan na ito. She said she was too chicken to face the consequences of her actions, so she left him there and went straight to the airport. At nang sundan nga niya ito sa Amerika, yun ang sinabi nito sa kanya, na wala itong balak na bumalik at wala ring balak na makipagbalikan sa kanya. Hindi ni William matanggap na ganoon lamang ito kabilis na nagawang itapon ang kanilang pinagsamahan. Hindi niya matanggap na wala na ito sa buhay niya. Nagalit kay Alice sa mga kaibigan niya at ang kanyang ama, pero nagagalit din si William kapag nagagalit ang mga ito kay Alice. Alice was still a good person. It just sucked that she was no longer in love with him. Ganun lang naman kasimple yun. Kailangan niyang mamuhay ng normal. At sa maraming aspeto, normal pa rin naman ang kanyang buhay. Hindi na nga lang yun kasing normal ng dati. He still managed the businesses very well. He still exercised regularly, ate regularly, at hindi siya nagkaroon ng addiction sa alak. Yun nga lang, hindi na siya madalas lumabas sa pagkatramdam niya na ang mga tao ay nag-uusap sa likod niya. So maybe, it was not all that bad. Maybe some people already forgot about it. But he was sure, there will still some who were laughing behind his back. Ang mga taong iyon ang ayaw niyang makausap, ang ayaw niyang makasalamuha. There were a lot of sympathy cards that were sent to him before. Some colleagues had the guts to ask about what happened, while some just kept their mouths shut about it. Wala siyang sinagot sa mga naging tanong ng ibang tao sa kanya. He once sat with all of his dear friends and told them what they wanted to know, and that was that. Ayaw niyang magpaliwanag ng magpaliwanag. The more he kept to himself, the more his friends wanted to interfere. Hanggang sa dumating ang panahon na maging ang mga ito, parang ayaw na rin niyang makausap, sapagkat alam niyang pagsasabihan lamang siya ng mga ito. Ipapaalala sa kanya na umiikot pa rin ang mundo. Parating iyon ang sinasabi ng mga ito, na para bang hindi niya alam ang bagay na iyon. He was sick and tired of hearing all that. Bueno, katulong ang ipadadala ko sa iyo. Wika ng kanyang ama. Hindi man tuwiran ay parang umamin na rin sa mga akusasyon niya. Tumango na lamang si William. Umaasang totoong na ngayon ang sinasabi nito. Gagawa ko ng paraan. Donnie, salamat. Para kang iba ng iba. Makaka-uwi ka rin. I love you, Isabella. I love you rin. Tinapos ni Isabella ang tawag. Tuwing tatawag sa kanya si Donnie, lokal na numero ng cellphone ang Romay rehistro sa kanyang cellphone. Ang sabi nito, dahil daw ang calling card na gamit ito ay dumaraan sa mga local na linya. Ang sabi sa kanya ng kanyang kaibigan, ganun daw talaga, sapagkat ito rin ay mayroong ganong karanasan sa asawa nitong nasa Canada. Kapag call card daw ang ginamit, iba-ibang numero ang lumalabas sa cellphone nito. Minsan, hindi lang ni Isabella maiwasan na magduda, sapagkat minsan ang naging magkatulad ang numero na ginamit ni Donnie. Ang sabi kasi ng kaibigan niya, hindi raw kailanman magiging magkatulad ang numerong lumalabas sa cellphone nito kapag tinatawagan ito ng asawa nito. At kapag tinawagan ang numerong yon, beep ang maririnig at hindi voice prompt. Nang tangkain niyang tawagan ang numerong ginamit ni Donnie, ay the subscriber cannot be reached ang kanyang narinig. Pero marahil hindi naman siya dapat na magduda, sapagkat tuwing nagte-text naman siya, sa international number nito ay nagre-reply kaagad ito. Yun nga lang, kapag tumatawag siya sa numero na iyon, hindi nito sinasagot. Ang sabi nito, sirado ang cellphone na gamit nito. Nauunawaan naman ni Isabella kung bakit hindi ito makabili ng bago, sapagkat biktima ito ng isang illegal recruiter at kasalukuyan itong nagdurusa sa Qatar. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ito ng pera para makabili ng tiket pabalik sa Pilipinas. Hindi raw ito pinapasweldo ng maayos ng amo nito, kaya ibig na nitong tumakas doon. Lalo na't ang sabi pa raw ng amo nito,
ipapadala ito sa probinsya upang doon sa pabrika magtrabaho, kung saan ang mga manggagawa ay parating nasusugatan dahil sa kawalan ng tamang gear ng mga tauhan. Kinakabahan si Isabella para kay Donnie. Baka matulad ito sa mga Pilipinong sinawing palad sa ibang bansa at sa kalaunan kung hindi umuwing na sa loob ng kabaong, nagiging kontrobersyal sapagkat napapatay ang sariling amo. Ayaw niya na gano'n ang mangyari dito, kaya naman gagawa siya ng paraan. Kailangan niya ng isang mas magandang trabaho. Isa pa rin siyang kahera. Hindi na uubra ang sweldo niya doon kung gusto niyang makaipon kaagad ng perang pambili ng tiket ni Donnie. Pag-uwi ni Isabella, nadatnan niyang merong bisita ang kanyang ama, si Mang Anton. Sa pagkakaalam niya ay mayaman si Mang Anton. Kaibigan ito ng pinsan ng kaibigan ng kanyang ama, at minsan na rin nakarating sa kanila noong araw ng kanyang ama. Ayon sa kaibigan nito, ang anak daw ni Mang Anton ay merong bahay sa loob ng teritoryo de los Hombres, pero ito ayaw yatang doon tumira. Sa totoo lang, hindi si Isabella naniniwala doon, sapagkat sinong hindi gugustuhing tumira sa loob ng teritoryo na balita niya ay ubod ng ganda at dinarayo hindi lamang ng mga politiko ng bansa, kundi maging ng mga sikat na artista mula sa ibang bansa. Ang hula niya, nagsisinungaling lamang ang kaibigan ni Mang Anton na ayaw tumira doon ng matanda. Pero ang totoo, masama ang ugali ng anak ni Mang Anton at hindi lamang matanggap iyon ng matanda. Bagaman kasi bahayos ang bahay ni Mang Anton, hindi yon malaki. Simpleng-simple lang. Wala rin itong magarang sasakyan maliban sa isang owner type jeep at isang lumang kotseng kuba. Heto na pala ang sadya mo. Wika ng kanyang ama kay Mang Anton. Bahagya si Isabella na naintriga. Ako po ang sadya ninyo, Mang Anton? Tanong ng dalaga. Oo, Ning. Nakinig si Isabella sa sasabihin nito. Nangangailangan daw na makakasama sa teritoryo de los Hombres ang anak nito. Ipiniwanag nito sa kanya na wala raw tumagal na waksi sa anak sapagkat medyo suplado daw at ayaw ng kinakausap. Nag-aalala daw ito sa anak, kaya kung maaari daw, kukunin sana siya nito bilang kawaksi. Nagaya ito sa labas ng bahay upang maipaliwanag daw sa kanya ang lahat. Sumunod si Isabella dito, kahit duda siya kung tatanggapin niya ang alok. Pinapaganda pa nito ang mga salita, pero alam nila na pareho ang tawag sa magiging trabaho niya, katulong. At magkano lang ang sweldo ng isang kawaksi sa panahon ngayon? Doble no ng kita niya sa restaurant. Mabait ang anak ko, Neng, pero talagang pagtitigaan mo. May espesyal sana akong hiling sa'yo kung okay lang. Gusto ko sanang pasayahin mo siya sa abot na makakaya mo. Alam mo kasi, sawi yung si William sa pag-ibig. Gusto ko sana maging masaya siya sa isang aspeto ng buhay niya. Mataman siyang tinignan ito. Tumango kaagad si Isabella. Ang sawi siguro nitong anak ay nangangailangan ng tagapag-aliw. Siguro nalaman ni Mang Anton na masayahin siyang tao, kaya siyang nilapitan ito. Ang kaso, mayroong malaking problema. Pero may trabaho po ako, Mang Anton. Wika ni Isabella. Alam ko, pero kung maganda naman ang sasweldohin mo sa amin, baka sakaling pwede mong pag-isipan. Magkano po ba ang sweldong nasa isip ninyo? Magkano ba ang pwede, Isabella? Tanong nito. Kayo na lang po magsabi kung magkano. Kung okay sa akin, tatanggapin ko. Tama na ba ang 20 mil sa isang buwan? Nagkanda samid-samid si Isabella bigla. 20 mil po? Bakit parang ang laki naman? Dahil alam kong mahihirapan ka sa anak ko, pero sana wag kang sumuko. Sa 20 mil po isang buwan, hindi po ako susuko. Kahit pagkanda ko ba pa ako sa pagtatrabaho, walang kaso sa akin. Halos hindi si Isabella makahinga. Sadyang mabait ang may kapal. Sino bang mag-aakala na sa pag-uwi niya ay merong biyayang naghihintay sa kanya? At ang inaakala niyang hindi naman talagang mayaman ang anak ni Mang Anton ay may katotohanan pala. Pwes, eto ang paunang bayad. Inabutan siya nito ng isang sobre. 10,000 yan, iahatid kita bukas na bukas din. Siya nga pala, kahit anong mangyari, wag na wag mo sanang sasabihin sa anak ko tungkol sa usapan natin. Ayokong malaman niya. Hayaan mong isipin niyang ordinaryo ka lamang na kasambahay. Panay ang naging tango ni Isabella, nalulula, natutuwa. 2 buwan lang ay may mapasahin na si Donnie at wala siyang gagawin kundi magpanggap na siya ay ordinaryong katulong lang.
Siyempre nga naman, baka magalit si William kapag nalamang napakalaki ng sweldo niya. Siguro po, mahal na mahal ninyong anak ninyo para gawin pa ito. Mahal na mahal na mahal anak. Wika nito at nagpaalam na ito. Si Isabella naman ay nagtatrabaho na at pagkatapos nagtungo sa simbahan kung saan naroon ng best friend niyang si Johnson na Father Johnson Diaz na ngayon. Mukhang masaya ka, Isabella. Puna nito sa kanya. Masayang masaya, may bago akong trabaho, Father. Hindi niya na ito makuhang tawagin na Johnson lang. Parang nahihiya na siya. Kahit sabihin pang noon ay pinapadalan siya nito ng love letters, bulaklak at tsokolate. Anong trabaho? Simple lang din. Halos walang pinagkaiba sa trabaho ko ngayon. Pero di hamak na mas malaki ang sweldo. Eh di maganda? Sana ipinalangin mong magtuloy-tuloy ng swerte ko. Hep hep! Alam kong hindi ka naniniwala sa swerte-swerte. Pero ipinalangin mo na rin sana ako. Ngumiti ito at tinapik ang balikat niya. Pinagmasdan ni Hilario si Anton, ang kaibigan niya na naghahanap ng isang babaeng mababa ang lipad. May nirekomenda siya rito, si Isabella na anak ni Mando. Sa pagkakaalam niya, nagtatrabaho ang batang iyon sa Maynila bilang isang bayaran may ilang taon na nakalilipas. Ang sabi ni Anton, kailangan daw nito ng isang babae na hindi masyado maganda. Yung mukhang kawaksi pero hindi naman daw masyadong pangit, kundi kaakit-akit pa rin. Medyo kakatwang hinahanap nito. Ilang ulit na itong naghanap sa kanya ng taga-aliw na babae at nauunawaan niya kung bakit sa kanya ito nagpupunta sa ganitong uri ng pangangailangan dahil mahilig siya sa mga babae. Nawala niya ang kanilang huling usapan. May kakilala ka ba na katulad ng sinasabi ko sa'yo? Meron akong kakilalang ganun, si Isabella. Nakilala mo ng batang yon, hindi ba? Iyong anak ni Armando? Oo, yun nga. Mukhang nagulat pa ito. Pero hindi siya mukhang, alam mo na. Akala ko ba yun ang hinahanap mo? Sige, pupuntahan ko siya. Salamat, Hilario. At ngayon, dumaan lamang sa tapat ng bahay niya si Anton. Kumaway, ibig niyang malaman kung nakapunta ba ito kay Isabella. Ah, aalamin niya. Aminado siyang medyo naiintriga siya sa hiling ni Anton. Noon lamang nangyari may naghanap sa kanya na isang babaeng hindi masyadong maganda. Nagtungo siya sa bahay ni Armando. Wala ito roon. Ngunit naroon si Isabella. Naninigarilyo ito. Isabella, kamusta ka na? Ayos lang. Mapaklang sabi nito. Nagkausap na ba kayo ni Anton? Anton? Oo, may sadya raw siya sa'yo. Si Anton na may jeep? Yung may anak na mayaman? Hindi. Ang sabi niya kahapon, pupuntahan ka raw niya. Ako ba talaga? Baka naman ibang Isabella yan. Bigla siyang kinabahan. Bakit ba hindi sumagi sa isip niya ng dalawang Isabella na naipakilala niya kay Anton? Pero sinabi niya rito na yung Isabella na anak ni Mando, hindi ni Arman. Ang dalawang Isabella kasi, iisa ang pangalan ng ama, Armando. Magkaiba lamang ang palayaw. Sana'y hindi nagkamali ng pinuntahan ng kaibigan niya. Sana'y nagbago na ito ng isip. Sapagkat kapag nagkataon, baka masampal ito isa pang Isabella ng kilalang palaban at hindi mababang uri ng babae. Isa pa, baka mataga ito ni Arman, ang ama ni Isabella. Sapagkat alam ng buong bayan na nagbenta ito noon ng bato para lamang mapag-aral ang pinakamamahal nitong anak. Pero wala na siyang pakialam kay Anton. Hahayaan na niya ito. Kasalanan nito kung sakaling masampal ito. Masyado kasi itong mahilig. Halos linggo-linggo kung maghanap ito sa kanya ng babae. Sa totoo lang, nakakaingit ito. Sa edad nilang yun, ang maghanap ng babae sa loob ng isang buwan, maituturing ng isang milagro. Sige, pasampal ka na lang at baka matauhan ka sa kahilingan mong matandang timangka. Sabi ni Hilario sa sarili, sa pag-aakalang si Mang Anton ang nangangailangan ng babae. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!